ibang amoy ng pechay. First, maasim. Kung parang amoy maasim, o kaya parang lemon, o kaya parang suka. Yung amoy po ha, hindi yung lasa. Normal lang po yan, wala po dapat kayong ikabahala dyan. Nangyayari po to dahil medyo acidic naman talaga yung ating inyong mga pechay. Importante po to para hindi magkaroon ng iba't ibang bakterya dun sa lugar na yun. At protection din po yan para hindi magkaroon ng infection. So, kung napapangiwi si Mister sa asin, ibig sabihin, healthy. Next, amoy malansa. Kung medyo amoy tilapia na naiwan sa labas ng ref ang amoy ng pechay, baka merong infection. Isa sa common na dahilan po niyan yung tinatawag na bacterial vaginosis. Nangyayari po ito pag nagkakaroon ng imbalance o pagbabago sa pH ng babae. Ang tendency, medyo dumadami po yung mga bacteria na naninirahan doon. May mga good bacteria po kasi sa area na yun. Kumbaga, doon talaga sila nakatira. Ngayon, kapag nagbago po yung pH, sobrang dumadami sila at nagre-release sila ng ganong amoy. Ilan sa mga risk factors nito ay kapag nag-antibiotic kayo, lalo na po yung hindi nire-reseta, kapag kayo ay buntis, kapag naghugas po kayo ng loob ng pechay, o kaya meron kayong bagong partner. Ops! Mga madam, bago nyo po sampalin o pagalitan si Mister, ang bacterial vaginosis po ay hindi napapasa sa pakikipag-contact. Pero, mga bossing, baka wala kayong takas. Kasi meron ding mga sakit na naipapasa sa pakikipag-contact na nagkukos ng pangangamoy na malansa. Or baka naman hindi si Mister yung may kasalanan. Baka si Mrs. pala. Kaya mas maganda kung magpapatest kayo parehas. Next, amoy barya. Alam nyo po yung meron kayong coin purse, tapos binuksan nyo, tapos inamoy nyo po. Yun, ganun po yung amoy niya. Pag ganito po yung amoy, ibig sabihin, merong pagdurugo. Pwedeng dahil sa buwan ng dalaw, o kaya naman mga ibang causes. At pwede rin! At pwede rin kung napapasobra sa gigil si Mister! Tanda natin na pwede pong magasgas yung lining doon kapag medyo ma-action ang inyong bakbakan ni Mister. Pwede po makatulong yung mga pampadulas kung nakakaranas kayo nito. Ibang causes naman po ng pagdurugo, baka merong mga bukol sa matres, merong mga polyp, or baka merong pangangapal ng lining ng matres nyo. Next, amoy patay na daga. Ito po ay hindi normal. At kapag naamoy nyo po ito, baka merong naiwang foreign object sa loob. Very common po dyan yung mga tampons na naiiwan sa loob, nakakalimutan, tapos nagkukos ng pangamoy. Meron po mga cases na hindi mailabas agad, nai-stuck sa loob. At medyo delikado po yan. Pwede kayo magkaroon ng infection sa buong katawan. So dapat itakbo agad sa ospital. At since nabanggit natin kanina yung buwan ng dalaw, isa sa mga problema na lagi kong naririnig sa mga pasyente ko ay pag nagkakaroon sila ng dysmenorrhea. Mas madalas pong nakakaranas nito yung mga mayroong edad 30 years old and above, yung mga naninigarilyo, yung medyo maaga, yung kanilang unang regla, at yung medyo mataas yung BMI. Siyempre, ang lagi mong ina-advise para mabawasan yung dysmenorrhea ay dapat naglalagay tayo ng hot compress, dapat sinasabayan ng exercise, at dapat meron tayong balancing diet. Pero kung hindi na kaya ang kirot, mas masakit pa sa OT na hindi binabayaran, pwede po kayo sumubok ng mga pain reliever. Fast Relax po ang personal kong ginagamit at nire-recommend. Meron po kasi itong paracetamol at ibuprofen na mabilis yung action kumpara sa iba. So, mas ramdam agad ang ginhawa at nababawasan agad ang kirot. Mas mura din po ito kumpara sa iba, so mas makakatipid kayo. Ingat lang po kung meron kayong mga sakit sa bato, sakit sa atay, kung medyo malakas kayo uminom ng alak, at kung meron po kayong mga allergies. Mas maganda magpa-check muna sa doktor para sigurado. Kung meron kayong tanong, comment down below, and kung nag-benefit ka sa video na to, please follow my social media pages.